kanya-kanyang diskarte at modus sa dilim. May pailaw ang gamit, may glue na pandikit at meron ding pain na pampaakit. Halaman sa Palawan, kumakain ng daga? Sa Chinese astrology, daga ang unang animal sign sa 12-year cycle. Ngayon 2020 ay Year of the Metal Rat. May mga naniniwala na maswerteng taon daw ito para sa mga gustong magsimula ng negosyo. Pero kung ang dala raw ng Metal Rat ngayong taon ay swerte sa isang bahagi ng bansa, ang mga daga naman minamalas. Sa taas na 2,000 meters sa Mount Victoria at Mount Sagpao, nadiskubre ng British field biologist na si Stuart McPherson ang pinakamalaking carnivorous plant, ang Nepenthes atenborohi. Kaya itong kargahan ng 1.5 litro ng tubig, pitsel ang dating. Kaya sakto ang palayaw nito na pitcher plant. Pasintabi po sa mga naghahapunan, kumakain ito ng laman ng hayop. Naaakit ang mga kulisa pati na ang mga daga sa mabangong amoy sa ilalim ng mga dahong korteng pitsel. Pero hindi lang pitcher plant ang kumakain ng daga, tao rin. Matapos manalasa ang bagyong Tisoy last year, maraming daga ang nalunod sa mga palayan sa Milaor, Camarines Sur. Pinulot ng mga tao mga ito para lutuin, gawa ng sobrang gutom. Ayon sa kanila, ligtas daw kainin ang mga ito. Sabi nila, ang mga ito ay field mice na palay o halaman ang kinakain kaya hindi raw marumi. Teka, bago kayo mandiri, hindi daga ang kinakain niya kundi tengang daga. Cloud ear fungus sa English ang tawag sa kabuting ito na tumutubo sa mga nabubulok na kahoy. At pagdating sa pagluto ng tengang daga, veterana na si Nanay Merlita Matias. Matagal siyang nanilbihan bilang cook sa isang paaralan. At hanggang ngayon, kahit senior citizen na sa edad na 72 years old, hinahabol pa rin siya ng mga nagpapa-cater ng kanyang specialty. Sotanghon con tengang daga. Ganito ang pagluto ng sotanghon with tengang daga. Lalagay yung mantika. Lalagay mo yung bawang. Marami siya kasi mas masarap ang maraming bawang para lalagay din sa ibaba pag medyo brownies na siya, pag naluto na. Susunod ko ang sibuyas. Tapos, hinimay ng manok. Yan. Karot kasi may dinisipin siya. Pag nagisagis ako na siya, lalagyan ko na siya ng sabaw. Yung pinagpakuluan niya. Ito siya. Susunod ko yung achuete. Para pampakulay sa sotanghon. Then, yung paminta. Takpan natin siya para mabilis siyang magsimulo. Yan. Ito yung tayangang daga na hindi pa nabababad. Gas pa siya, oh. Yan. Tapos, pag binabad mo dito, ito ang kalalabasan niya. Ayan, oh. Nag-expand siya. At lumalambot siya. Tapos, hihiwain mo ito ng mga pa-strip na ganito, oh. Para pag inal mo doon sa niluluto mo, hindi siya buubuo. Pag kulong ganyan, ihulog na natin yung sabay-sabay, yung ano, yung sotanghon. Kasama na yung mga gulay kasi dapat medyo press pa ng konti ang gulay. Kasama na natin itong tengang daga. Ayan. Mukhang masarap nga. At yan ang rat's ear na hindi ako dinadagang kainin ngayon 2020, ang Year of the Metal Rat. Harap, palutong yung anong tenga ng daga. Sarap. Tamang-tama yung tenga ng daga. Tulumnam-nam yung sotanghon. Masarap yung nata niya. Gumagay yung tenga ng daga.